Walang ibang hangad si Olivia kundi ang matulungan ng pamilyang Hikahos sa buhay. Kaya nang alokin siya ni Lola Magda para maging kasambahay sa Maynila, kagad tong tinanggap ni Olivia. Doon makikilala niyang masungit pero gwapong CEO na pagsisilbihan niya. Paano kaya magkakasundo isang striktong boss at isang pilosopong probinsyana? Si Olivia, isang masayahin at makulit at babaeng lumaki sa probinsya, ngunit sa kabila ng estado ng kanyang buhay, mahilig pa rin tong magpaganda at lagi ito nakaporma saan man ito magpunta. Siya rin ay isang babaeng sarat sa kaalaman, sanhi na rin na mababang antas ng edukasyon sa kanilang probinsya at sa kanilang kahirapan. Subalit magbabago ang kanyang buhay dahil sa isang alok ng kanyang Lola Magda na magtrabaho siya sa syudad bilang kasambahay sa bahay ng kapatid nito. Sa kabilang banda, isa namang perfect CEO ng JD Company si Jordan. Isa sa mga ayaw niya ay madalas ginagawa ng kanyang ina na bigyan siya ng blind date. At dahil doon inis ang ino niya ng maramdaman sa pagkikita rin ni Olivia dahil ang buong akala niya ito na ang sunod niya papapalit sa kanya ng kanyang ina. Paano kung malaman niya na hindi pa ito magiging date niya kundi magiging bago niyang kasambahay? At higit sa lahat, paano pakikisamahan ng isang CEO ang isang mangmang at pasaway na katulad ni Olivia? Prologue. Olivia's POV. Change your clothes. Utos ito sa akin. Napasimangot ako dahil lang ulit na akong pabalik-balik sa kwarto ko pero paulit-ulit rin ako nitong pinagpapalit ng damit. Kanina ka pa, sir, ah. Ano bang problema mo sa damit ko? Ang ganda kaya? Tanong ko habang nagpapaikot-ikot pa sa harapan nito para ipakita magandang damit na suot ko ngayon. Todong ngiti pa ako. Ang suot ko kasing damit ngayon isa sa mga paborito kong isuot. Tiningnan ako nito ng masama. Yeah, maganda ang damit mo. Pero hindi bagay sa magiging trabaho mo sa akin. So please change your clothes. Utos ulit ito sa akin, agad binawi sa akin ang tingin para bumaring ulit sa binabasa nitong dyaryo. Ano bang kinalaman ng damit ko sa trabaho ko? Eh hindi naman damit ko magtatrabaho ah. Ako kaya, sir? Sagot ko dito na napapaisip pa. Talaga si sir? Tumingin ulit sa akin na para bang gusto na akong lamunin ng buhay. Pinipiloso pa mo ba ako, babae? You are applying as my maid, not my model. Nay, alis po muna ako. Paalam ko kay nanay habang inaayos ang suot kong bestida na hanggang tuhod ang tabas at may disenyong maliliit na bulaklak. O anak, saan ka naman pupunta? Tanong ni nanay na kagagaling lang sa kusina. May hawak pa nga itong sandok na malamang yun ang ginagamit sa pagluluto ng mga kakanin na tinitinda namin. Dyan lang po nay sa tabing ilog. Sagot ko kay nanay habang sinusuklay naman ang mahaba kong buhok. Pagkatapos nagpaikot-ikot ako para makita magandang bestida na aking suot. Hindi ko mapigilan ang hindi na pangiti. Ilog? Reaksyon ni nanay na kinagulat ko. Napahinto ako sa ginagawa ko at napatingin sa nanay ko na nakamulaga pa mga mata na parabang hindi makapaniwala sa naging sagot ko. Oo nay, may problema po ba sa ilog? Makasigaw ka naman nay, parang matatanggal lang tutuloy ko eh. Eh bakit ba kasi ganyang klase ng damit ang suot mong bata ka ha? Sa ilog lang naman ang punta mo ah. Pwede naman mag-short ka na lang at simpleng t-shirt. Tsaka ano ba yung suot mo sa paa ha? Baka matapelo ka lang yan. San ba yan galing? Tanong sa akin ni nanay. Tiningnan pa ang kabuuan ko. Nay naman, di pa kayo nasanay sa akin? Tsaka heels daw ang tawag dito sa suot ko sa paa. Wedge lang naman to kaya hindi ako matatapilok. Sa amo daw po to ng kaibigan ni Lola Magda galing. Doon po sa Maynila. Paliwanag ko kay nanay na todo ang ngiti pa. Biglang nawala ng imik si nanay. Napakamot pa ito sa ulo pagkatapos. Hay nako, bahala ka na ngang bata ka. Sige na, basta mag-iingat ka. Wika ni nanay na may pag-aalala. Napangiti naman ako at biglay napansin ko mukha ni nanay na para may nakakarat na mapula sa may labi nito. Napakunot na ako at napatitig lalo sa mukha nito. Agad naman umiwas ang tingin sa akin si nanay. Ano bang ginagawa mong bata ka ha? Bakit di ka pa umalis? Pagtataboy sa akin ni nanay na akto maglalakad na pabalik sa kusina pero agad ko itong pinigilan sa braso. Agad kong iniharap sa akin si nanay at pinakatitigan ang labi nito. Nay, ano yung nasa labi mo? Nasugatan ka po ba? Kulot noong tanong ko kay nanay. Mapula kasi masyadong labi nito at may kalat-kalat pa. Sinubukan kong wala sa hawak ko si nanay pero hindi ko to binitiwan hanggat hindi ito nagsasalita. Ano bang sinasabi mong bata ka? Lipstick lang to nasa labi ko. Ibinigay sa akin ni Lola Magda mo kahapon para daw sa'yo. Sinubukan ko lang gamitin. Masama ba?
Tanong ni nanay na parang nagahamon pa. Nay naman ni, akin pala eh, bakit mo ginamit? Nasaan na po? Pagkatapos kong makuha ang lipstick daw na binigay sa akin ni Lola Magda, agad akong tumakas para pumunta na ng ilog. Pagkarating ko sa tabing ilog, naupo ko sa isang malaking bato at doon nangingiting kinuang lipstick at maliit na salamin na palagi kong dala at sinimulan pang maglagay ng lipstick sa labi. Madalas ako dito magtambay sa tabing ilog dahil nagiging komportable ako at magandang pakiramdam ko sa tuwing pumupunta ako dito. Sobrang sariwa kasi ng hangin dito sa aming lugar at magandang tanawin dahil walang polusyong nangyayari. Hindi daw katulad sa syudad. Ang problema lang dito sa aming lugar, kulang sa edukasyon, kaya naman di ako nakapagtapos ng pag-aaral. Elementary lang ang natapos ko at masasabi ko na halos wala akong alam lalo pat walang teknolohiya dito sa lugar namin. Pero kahit ganun, patuloy pa rin ang buhay. Tada! Ang ganda ko talaga! Nakangiting reaksyon ko na makita ang refleksyon ng mukha ko sa salamin. Sinubukan ko ulit ayusin lipstick sa labi ko. Hindi katulad ng pag-lipstick ng nanay ko. Na makita kong ayos na yung napangiti akong lalo. Na makontento ko sa ayos na mukha ko, agad kong iniunat ng aking mga binti upang tumanaw sa magandang paligid. Napahinga ako ng malalim at napangiti. Ang ganda talaga dito. Hindi ko napigilan sabihin habang pinagmamastan ang mga puno sumasabay sa mga dahon dito sa hangin. Berdeng-berde ang paligid. Idagdag pa ang marino na tubig sa ilog at magagaganda ang mga bulaklak sa gilid ito. Napapapikit pa ako habang pinapakinggan ng mga huni ng mga ibon. Sobrang nakakagan sa pakiramdam. Makalipas ang ilang minuto na pagtanaw-tanaw ko sa paligid, naisipan ko nang umuwi. Bigla ako namang naalala mga kaibigan ko kaya imbes na umuwi ng bahay, naglakad na ako papunta sa bahay ni Lola Magda kung saan naroon ang mga kaibigan ko. Hi friends! Bati ko sa mga kaibigan ko na sina Aurora, May at Chloe. Nakangiti naman akong sinilubong ng dalawa kong kaibigan. O Olive, ba't ka na pa dalaw? Salubong na tanong sa akin ni Aurora. Nakakainip kasi sa bahay eh. Wala pa naman akong gagawin doon dahil mamaya pa naman kayo magtitinda ng mga kakanin ni nanay. Siya nga pala, pwede ba tayo manguha ng mga mangga ngayon? Namimiss ko kasing kumain ng ganun eh. Alam nyo naman. Hindi ko na tinuloy yung sasabihin ko dahil alam naman nila na paborito kong mangga. At sa tuwing pumupunta ako dito, yun ang isa sa mga dahilan. Ang manguha ng mga mangga. Marami kasing tanim na mangga sa Lola Magda dahil ang pagbibenta ng mga bunga na ng hanap buhay nito. Okay yung naisip mo ha. Marami ngayong bunga manggahan ni Lola. Pagsang-ayon sa akin ni Chloe na latang tuwang-tuwa sa naisip ko. Oh, ano bang hinihintay nyo? Tara na! Akit ko sa mga ito na hinigit pang braso ng dalawa para makapunta na kami sa manggahan. Napakunot noon naman ako na maramdaman ko nang biglang tumigil sa paglalakad si Aurora. Napatingin ako dito. Bakit ka tumigil sa paglalakad? Kunot noong tanong ko dito. Sinong aakit sa puno? Tanong ni Aurora habang napapangiti. Mas gusto kasi naming inaakit ang puno ng mangga para mas masaya. Napangiti naman ako. Ano ka ba? Huwag mo nang problemahin yun. Nangingiting sagot ko kay Aurora. Hinigit ko na ulit ang braso ng mga kaibigan ko. Eh sino nga? Tanong ulit nito. Sino pa ba? Eh di ako. Sagot ko habang nakangiti. Ha? Aakit ka na ganyan ang suot mo? Hindi makapanwalang tanong ni Aurora. Pinasadahan pa ng tingin ang kabuuan ko. Oo naman. Sagot kong napatingin din sa suot kong bestida. Wala naman ako nakikitang problema sa suot ko dahil maayos naman yon. Ano? Reaction pa ni Aurora na kinakulot ng noo ko. Ang sabi ko, oo naman. Bigi ka ba, Aurora? Naguguluhang tanong ko dito. Hay nako, Aurora, wag ka na nga maraming tanong. Hayaan na lang natin si Olive, okay? Singit ni Chloe kaya naman di na umimik si Aurora at nagpatuloy na kami sa paglilakad papuntang manggahan. Friends, darian niyo naman manambot. Madaya pa dito oh. Sigaw ko sa mga kaibigan ko habang nakalambitin sa puno ng mangga. Sina Aurora at Chloe naman tagasampot ng mga inihuhulog kong bunga. Olive, tama na yan. Ang dami na dito oh. Saka baka may dumaan ng mga lalaki, makita pa yung itsura mo. Nakabestida ka kayang babae ka. Bumaba ka na nga dyan. Manungkit na lang ng bunga kung gusto mo. Sigaw na Aurora sa akin pero hindi ko pinansin ito dahil tuwang-tuwa akong manguha ng mga mangga. Hoy Olivia, buwaba ka na dyan. Parating ng grupo ni namang Kanor. Sigaw ni Chloe na panaitingin sa grupo ni namang Kanor na papalapit na sa direksyon namin. Sinamang Kanor at mga kasama nitong lalaki galing siguro sa palayan at pauwi sa kanilang mga bahay. Sinubukan ko nang bumaba sa puno ng mangga pero hindi pa man ako tuloy nakakababa ng puno na pati na sa gawi ko si namang Kanor. Napamulaga ako.
Ay, Sus Maria, isap kang bata ka. Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong sa akin ni Mang Kanor na hindi makapaniwala sa itsura ko ngayon. Napansin kong bigla na halos nakabuka ka na ako dahil sa ginagawa kong pagbaba. Naramdaman ko ang pamumura ng aking pisngi, lalo pa na mapansin ko na halos nakatingin sa akin ang mga kasamang lalaki ni Mang Kanor. Ngumiti ako ng pilit. Ayos lang yan, Mang Kanor. Hindi naman nila makukuha eh. Sabi ko na lang bago tuloy ang bumaba ng puno. Narinig kong mahihinang tao ng mga kasamang lalaki ni Mang Kanor. Ay, nako ka talagang bata ka. Reaksyon pa sa akin ni Mang Kanor. Ano bang sinasabi mo, Olivia? Nakakahiya ka talaga. Umuwi na nga tayo. Wika na Aurora sa akin. Nahinawakan pa ang aking braso para higitin pa alis sa harap nila ng Mang Kanor. Pasensya na po, Mang Kanor. Una na po kami sa inyo. Narinig ko pang paalam ni Chloe kaya bago sumunod sa amin ni Aurora. Pagkagaling namin sa manggahan, dumiretso kami sa bahay ni Lola Magda. Agad naman kaming pinaupo ni Lola pagkapasok ng bahay nito dahil may gusto raw itong sabihin sa akin. Ano po bang sasabihin niyo kay Olive, Lola? Tanong ni Chloe. Nalatang naiinip pa sasabihin ng matanda. Tumingin naman sa gawi ko sa Lola Magda. Gusto mo bang makapunta sa syudad, iha? Nakaramdam ako ng pagkasabik sa tanong nito. Napangiti akong bigla. Opo, opo, Lola Magda. Sabik ako, nasagot dito. Noon ko pa kasi gusto makapunta ng syudad dahil gusto ko yun makita. Paano po ba ako makakapunta doon, Lola? Makakapunta ka doon, iha, kung tatanggapin mong alok ko sa'yo. Nakangiti ang simula ni Lola. Ano po ba yun, Lola? Yung kapatid ko kasi doon sa Maynila naghahanap ng katulong. Naisipan ko na ikaw, Olive, ang mainam doon ipasok at yun ay kung ayos lamang sa'yo, iha. Tanong sa akin ni Lola Magda. Napangiti naman ako. Ayos lang po yun, Lola. Total wala naman po ako masyadong ginagawa sa bahay at para na rin po makatulong kay nanay. Tugon ko habang nakangiti at sabik ang pakiramdam. Eh, Lola, paano naman po kami ni Aurora? Singit na tanong ni Chloe. Napatingin dito si Lola Magda. Huwag kayong mag-alala, mga apo. Makakapunta din kayo sa syudad pero hindi pa sa ngayon. Nakangiting wika ni Lola sa mga apo nito. Jordan's POV. Hello, sir. Tanong ko sa kabilang linya habang inaayos ko mga papeles sa ibabaw ng aking lamesa. Ang kausap ko ngayon ay aking sekretary na si Miss Almera. Yes? Sir, meron po kasi naghahanap kay Madam Chairwoman. Panimulan ang kausap ko sa kabilang linya. She is referring to my mother. Sino daw? Baliwan ang tanong ko. Umupo ako sa swivel chair. Sinanda lang likod dito at nagdekwatro. Magiging bagong katulong niya raw po sa bahay, sir. Sagot naman ito. Kinuha kong aking ballpen at pinaikot-ikot yun sa aking daliri. Ah, ganun ba? Sige, patuloyin mo. Utos ko kay Miss Almera bago pinuto ng tawag. Pagkatapos sa pag-uusap, agad ako umayos ng upo para hintayin ang magiging bagong maid namin sa bahay na nirequest ng mom ko sa kapatidong si Tita Magda. Mga ilang minuto rin siguro ako naghintay nung makarinig ako ng mga katok mula sa pintuan ng aking opisina. Naisip ko na baka yun ang magiging bagong katulong namin kaya baliwala na bumalik ako sa pagkakasandal sa aking civil chair at tumitig sa pinto para hintayin pumasok to. Come in! Wika ako pa bago tuloy ang bumukas ng pinto ng aking opisina. Nang tuloy ang mabuksan ng pinto, bigla ako natigilan dahil ang tumambad sa aking paningin ay isang napakagandang babae. Pakiramdam ko, biglang sumikip ang dibdib ko kaya naman sinuntok ko pa yun ng mahina. Para matauhan at pakalmahin ang aking sarili. Hindi ko alam kung bakit naging ganoon ang reaksyon ko. Take your seat. Yun lang ang sabi ko nung makabawi. Naisip ko na baka ito yung client na gusto ipakilala sa akin ni mom na tinanggihan ko. Tumanggi ako sa mom ko dahil alam ko naman hindi talaga yung client kundi babae na gusto ito na maging kadate ko. Ilang beses na kasing gumawa ng blind date sa akin si mom at siguro itong babaeng ito naman ang target ni mom para sa akin. Napabuntong hininga ako. Nung maisip yun, napatingin na lang ko sa babaeng nasa harapan ko na nakangiti na sa akin. Maraming salamat, sir. Nakangiti nitong pasasalamat sa akin. Maupo ka muna. Utos ko na tinuro pa ang sofa. Agad naman din ako nitong sinunod. Umiwas ako dito ng tingin para pindutin ang intercom na konektado sa sekretary ko na si Miss Almera. Bring two slices of cake here. Agad kong utos sa sekretary ko, hindi pa man to nakakaimik. Okay, sir. Sagot naman ito sa akin. The one that I baked. Pahabol ko pa bago ko pinatay ang linya. Olivia's POV. Siya na kaya magiging amo ko? Swerte ko naman kapag siya naging amo ko. Napakagwapo at mukhang mabait pa. Bulong ko sa sarili habang nililipot ang paningin sa kabuuan ng silid. Sobrang ganda ng paligid. Ang daming mga bagay na ngayon ko lang nakita. Napangiti ako
lalo na nung naramdaman ko ang lambot ng inuupon ko ngayon. Ang suot ko pa lang yun, Kuya Lavender, na bestida at nagsuotan ako ng 3 inches na heels. Here's your cake. Wika ng lalaki magiging amo ko na nilapag ng cake sa harap ko at shoes. Hindi ko na malay nakaupo na pala ito sa katapat kong upuan. Hindi ko nga rin napansin kung paano nito nakuha ang cake na sinasabi nito. Siguro dahil abala mga mata ko sa paglilibot sa kabuuan ng salid nito. By the way, what's your name? Bali walang tanong nito sa akin. Ha? Tanong ko dahil hindi ko ito naiintindihan. Anong pangalan mo? Ulit nito. Olivia Marquez po, pero tawagin niyo na lang po akong Olive o kaya naman OM. 20 years old na po ako. Nakangiti ang sagot ko dito habang sinisimulang lantakan ang cake na binigay nito sa akin. OM? Kunot noong tanong nito. Napangiti naman akong lalo. OM, Olive maganda. Sagot ko na tumawa pa ng mahina. Wala naman to naging reaksyon kaya napapahiyang gumiti na lamang ako at bumaling sa kinakain ko. Eh ikaw sir, ano pong pangalan nyo? Lakas daob na tanong ko sabay subo ulit ng cake. Jordan Del Mundo. Maikling tugon nito. Okay sir Jordan, ilang taon na po kayo? Tanong ko pa na walang kailang-ilang at haba nakangiti. Napansin ko kumulot ang noon ito. Malibang tanong ko? 28. Maikling sagot nito. Napansin kong bigla ito napatingin sa kinakain ko kasi halos maubos na yun. Ah, sorry sir, ngayon ako nakakain ito eh. Natatawang wika ko nang tinutukoy ay ang cake na patuloy kong kinakain. Ah, okay lang. Sige, kumain ka lang. Wika ni Sir Jordan na may pilit ng ngiti. Pagkatapos na pag-uusap na yun, namayani ang katahimikan sa pagitan namin ni Sir. Tulog lang ng isang bagay ang bumasag sa katahimikan yon. Sir, may tumutunog. Narinig ko nga. Pamimiloso po pa nito sa akin. Napakunot noon naman ako pero agad din naman nakabawi at gumiti dito. Sabi ko nga, pambabara ko naman dito. Haba nakangiti. May sinasabi ka ba? Kunot noong tanong nito. Wala sir, ano po ba yung tumutunog sir? Tanong ko naman dito. Cellphone, hindi mo ba alam yon? Tanong nito na parang hindi makapaniwala. Gumiti naman ako. Tatanungin ko po ba sir kung alam ko? Nakangiting balik tanong ko dito. Sinaman naman ako nito ng tingin. Umiwas naman ako bigla ng tingin dito. Mukhang gusto ko nang bawiin ang sinabi ko na mukhang mabait ito. Sige, sasagutin ko muna to. Excuse me. Wika nito bago tumayo para umalis, papunta sa isang sulukong silid. Okay sir, pahabol ko pa dito. Na makita ko nakatalikod na ito at abala na sa kausap ito sa cellphone. Agad kong kinuha ang cake na nasa isang platito at di naman kinain na ni sir. Agad ko yun sinimulang kainin. Sayang naman kung hindi kakainin yung cake, diba? Sa panahon ngayon, bawal na mag-aksay ng pagkain, saka kulang ang binigay nitong cake sa akin. Napakatipid magbigay. Hindi ko mapigil ang di mapangiti habang kumakain ng cake dahil sobrang sarap noon. Pakiramdam ko nga kulang pa rin yun sa akin. Jordan's POV. Jordan, hello son. Bungad sa akin ni mom na siyang tumawag sa akin. Nakatayo ako ngayon sa may bintana at tinatanong ibaba ng D Corporation kung sa naglalabas-masok ang mga empleyado. Oh ma'am, bakit po kayo napatawag? Tanong ko kay mom na sumandal sa glass ng bintana at napatutokan tingin sa babaeng nasa opsina ko ngayon at panay kain ng cake. Napakunot noo pa nga ako na mahuli ko na kinupan itong slice ng cake na dapat ay para sa akin. Hindi ako makapaniwala na ganitong klase ng babae ang gusto ni mom na maging date ko. Gusto ko lang malaman kung nariyan pa ba si Olivia Marquez? Tanong nito. Napabuntong hininga pa ako. Yes, mom, she's here. Bakit po? Siya ba kayo ng bago niyong target na maging date ko? Mom? Hindi pa ba kayo susuko na... What are you talking about, son? She's not your date. Siya magiging bagong katulong natin. Putol ni mom sa sinasabi ko. What? Maid? Gulat na reaksyon ko. Hindi ako makapaniwala na siya pala yung maid na hiniling ni mom kay Tita Magda. I can't believe this. Yes, anak. Bakit may problema ba? Tanong ulit ni mom na halata sa boses na nakikiramdam sa akin. Nothing, mom. Sagot ko na lang. Sige, anak. See you later. Wika ni mom bago pinuto ng tawag. Napabuntong hininga ako at napatay na masama sa babaeng parang walang pakialam habang patuloy na sumusubo ng cake. Nagsimula ako lumapit dito. Diba ikaw si Olivia? Tanong ko agad dun sa babae pagkalapit na pagkalapit ko dito. Medyo napataas pang boses ko. Hindi naman ako galit. Nainis lang ako dahil lumbukha akong tanga kanina. Opo sir. Inosente nitong sagot sa tanong ko. Bakit hindi ka kagad nagpakilala? Inis sa tanong ko dito. Napatingin ako sa planitong wala nang laman ngayon. Nainis akong lalo.
Nagpakilala ako, sir ah. Limot niyo na ba? Asar pang tanong nito sa akin. Napasabo na tuloy ako sa buhok ko. Bakit hindi mo sinabi na ikaw pala maging bagong katulong namin? Nawawala ng pasensyang tanong ko dito. Tumingin naman to sa aking mga mata na para bang nahihiwagaan sa kinikilos ko ngayon. Napabuntong hininga ako. Hindi ka naman nagtanong, sir eh. Sagot naman ito. Heist. Asik ko na lang dahil sa inis. Sino ba mag-aakala na siya pala maging maid namin? Olivia's POV. Pagkatapos ay mag-usap ng maging boss ko sa opisina, nagulat ako nung bigla ako nitong higitin sa braso palabas ng opisina nito. Nagulat man sa ginawa ko, hindi na ako nakaangal pa. Halos matapidok ako sa ginawa nito. Napagkaladkad sa akin. Teka lang sir, huwag ka naman pong magmadali. Wala naman pong humahabol sa atin eh. Riknamo ko habang naglalakad ng mabilis at paika-ika dahil hawak itong braso ko. Hindi naman ako nito pinansin. Bumaling ito sa sekretary nito na nakasalubong namin na may hawak pa mga papel. Bigla itong tumigil sa paglalakad dahil namuntikan kong pagkakasubsob sa likod nito. Mabuti na lang nakontrol kong aking sarili. Liim ko na rin pinagpapasalamat ang pagtigil nito dahil masakit na rin ang paa ko. Napabuntong hininga ako dahil doon. Oh sir, saan po kayo pupunta? Ibibigay ko na po sana itong mga papel sa inyo. Wika ng sekretary nito habang nakatingin sa mga papel na hawak ito. Send it to me via email, sabi nito. Sa sekretary nito bago ako muling hinigat na kinagulat ko. Muntik na naman tuloy ako mapasubsob. Ang sama na lalaking to. Okay sir, narinig ko pang sagot ng sekretary nito. Hindi naman ito pinansin ng boss nito na patuloy lang sa paghigwit sa akin. Saan po ba tayo pupunta sir? Hindi na nakatiis na tanong ko rito. Stop asking questions and just follow me. Ano daw? Hindi na ako mimik at nakahigit na lang sa magiging boss ko. Hindi rin naman ako nito maintindihan kung patuloy akong makikipag-usap dito dahil mukhang alien yata ang salita nito. Magpapaturo lang ako dito ng salita nito kapag may pagkakataon. Tama. Tama. Napangiti ako sa naisip. Ang talino ko talaga. Hi Kuya Guard. Bati ko dun sa nakabanday sa pinto na pinasukan ko rito kanina. Nalaman ko na guard si Kuya sa building na to dahil sinabi nito yun ayon kanina. Ang totoo, nakipag-chismisan pa ako kay Kuya bago pumunta sa magiging boss ko. Hindi ko napigil ang mapangiti dahil sa alaalang iyon. Hi Miss Olive, maganda? Balikbati naman sa akin ni Kuya Guard habang nakangiti. Si Kuya, talaga masyadong pinangangalanda ka na sobrang ganda ko. Alam ko naman na yun eh. Sinabi ko naman sa kanya na OM na lang itawag sa akin para hindi masyadong vulgar pero si Kuya napakakulit. Kaasar! Kinikilig na bulong ko sa sarili. Ginitian ko si Kuya ng ubod ng tamis. Salamat Kuya pero Olive o kaya OM na lang po sa susunod na itawag niya sa akin ha? Naiya ako kapag lantad ang pagkasabi sa akin na maganda at saka... Ay bastos! Hindi ko na ituloy yung mga sasabihin ko dahil hinigit na naman ako na magaling kong magiging boss. Bastos ito ah! Mabilis kong hinubad ng aking suot na heels para hindi na matapilok pa at makahabol dito. Narinig ko pa nga ang ginagawa nitong pag-asik at pabulong-bulong habang higit-higit ang kamay ko. Taming satsat? Bulong nito na narinig ko naman. Bulong ba talaga yon? Habang hinihigit ito ang kamay ko, napatingin ako doon at nakapamulaga. Naisip ko kasi na sa probinsya namin kapag nakita na magkahawak kamay ang lalaki at babae, ibig sabihin nun magkasintahan ng mga to. Yun ang sabi sa akin ni Nanay at Lola Magda. Magkasintahan ba kami ni Boss? Hala? Agad kong binawi ng malakas ang kamay ko dito na kinatingin ito sa paglalakad at kinatingin sa akin. Nakakunot noo pa ito. What? Iritang tanong nito sa akin. Magkasintahan ba tayo, sir? Inosente kong tanong dito. What? Ano bang sinasabi mong babae ka ha? May sira ba ang ulo mo? Magkasintahan? No! Sagot ni sir na kinatigil ko. At ako pa may sirang ulo. Eh siya nga yung parang sirang ulo eh. Isa lang naman tanong ko pero ang dami yung sinabi tas tanong pa. Ano daw yun? Bopol sata si sir eh. Hinawakan mo kasi ako sa kamay sir. Simpleng paliwanag ko dito. What's the big deal? Hindi porket hinawakan kong kamay mo ibig sabihin boyfriend mo na ako. Nagkakamali ka babae? Wika nito sa akin. Oo na sir. Sa probinsya kasi... Never mind. Ang daldal mo. Get inside. Putol ito sa sinasabi ko at tinuro pa sa akin ang sasakyan nito. Doon ko lang napansin, nasarap na pala kami ng sasakyan nito. Alam ko yung sasakyan dahil meron naman ako noon kahit papaano, sa probinsya, kaya lang hindi pa ako nakakasakay. Napansin kong umikot papunta sa kabila si sir at kung saan binuksan na nito ang pinto ng sasakyan. Naiwan naman akong lito sa kabilang panig. Ano? Tanong ko rito.
Hindi ko kasi ito naiintindihan. Ang sabi ko, pumasok ka na ng kotse. Inis na utos sa akin ni sir. Napakunot noon naman ako. Pupuls talaga ni sir. Papapasukin ako sa kotse pero iniwan pa ako dito. Nako naman. Agad ako umikot para makalapit dito at makapasok sa binuksan nitong pinto. Nakalusot ng ulo ko sa labas sa sakyan nito. Nakikit na naman ako nito palabas. Ano ba, sir? Asik ko dito nang tinignan pa ito na masama. Medyo masakit kasi ang ginawa nitong pagigit sa akin. Anong ginagawa mo? Ang sabi ko, pumasok ka ng kotse pero hindi sa pintong to. Doon ka sa kabila pumasok. Masungit na wika nito sa akin. Tinuro pa ang pinanggalingan ko kanina. Napasimangot naman ako. Paano ako papasok ay saradong pinto? Tanong ko dito. Hindi talaga nag-iisip si sir. Napansin ko naman napakamot sa bato ko. Buksan mo. Heist. Hindi ako marunong. Wika ko dito habang nakangiti. Narinig ko naman ang pagbuntong hiningan nito. Tinignan pa ako nito parang di makapaniwala. Kinurap-kurap ko ang mga mata ko habang sinasalubong ang mga tingin nito sa akin. Umiwas naman agad to ng tingin. Asik pa nito bago umikot papunta sa kabilang panig para buksan ang nararoong pinto. Agad naman akong sumunod dito. Nandito na kami ngayon ang magiging boss ko sa bahay nito. Hindi ko nga mapigilan ang aking sarili na mamangha sa ganda ng bahay nito. Ang ganda talaga. Napansin ko naman agad umupo ang magiging boss ko sa nararoong upuan na parang pagod na pagod. Ayos ka lang ba, sir? Tanong ko dito ang hindi maiwasan ng pag-aalala. You are such a headache to me. By the way, change your clothes so that you can start your work from now. Sabi nito na kinamaan ko. Mukha na naman kasi itong alien. Bakit alam kong alien? Wala lang. Kwento-kwento lang sa akin ni Lola Magda. Po? Hay, ang sabi ko magpalit ka na ng damit na makapagsimula ka na sa trabaho. Paglilinaw pa nito. Ngumiti naman ako dito. Okay sir, pero saan po ako magpapalit? Nakangiting tanong ko dito. Narinig kong bumuntong hininga ito bago tumayo sa kinaupuan nito. Sumunod naman ako dito. Sinamahan ako ni sir sa magiging kwarto ko. Natuwa naman ako dahil sobrang ganda doon. Hinintay na rin ako nitong makapagpalit ng damit dahil baka daw kung ano na lang isuot ko kaya naman kada bihis ko, pinapakita ko rito para malaman ko kung pasada na ba ang suot ko. Dami alam ni sir. Change your clothes. Utos ito sa akin. Napasimangot ako dahil ilang ulit akong pinabalik-balik sa kwarto pero paulit-ulit pa rin ako nitong pinagpapalit ng damit. Kanina ka pa sir ah. Ano bang problema mo sa damit ko? Ang ganda kaya? Tanong ko rito habang nagpapaikot-ikot pa sa harapan nito para ipakita magandang damit na suot ko ngayon. Todong ngiti pa ako. Ang suot ko kasing damit ngayon, isa sa mga paborito kong isuot. Tinignan ako nito ng masama. Yeah, maganda nga ang damit mo, pero hindi bagay sa magiging trabaho mo sa akin. So please change your clothes. Utos ulit ito sa akin, agad binawi sa akin ng tingin para bumaling na ulit sa binabasa nitong dyaryo. Ano bang kinalaman ng damit ko sa trabaho ko? Eh hindi naman damit ko magtatrabaho ah. Ako kaya sir? Sagot ko dito at napaisip pa. Talaga si sir eh. Tumingin ulit sa akin si sir na para bang gusto na akong lamunin ng buhay. Pinipiloso po ba ako babae? You are applying as my maid, not my model. Mga ilang oras din kami nagtalo ni sir sa magiging kasuotan ko. Sa huli, hinayaan na rin ako nitong isuot ang gusto ko dahil napansin itong puro bestidang dalakong damit. Masaya naman ako sa nangyari dahil maisusuot ko ang damit na gusto ko at kung saan ako komportable. Napangiti ako ng malawak. Napabuntong hininga si Sir Jordan nang tumayo ako sa harapan nito. Nakaupo ito ngayon sa sofa habang nadidikwatro ang mga paa at pinagmamasal ang kabuuan ko. Nakasuot ako ngayon na medyo hapit na bestida sa katawan. Napakunot ang loon ni Sir lalo pa nang bumaba ang paningin nito sa mga paa ko na may suot na heels. Hindi makapaniwalang muling tumingin sa akin si Sir. Ngumiti naman ako dito ng ubod ng tamis bago winagayway sa harapan nito ang hawak kong basahan. Ang bala ko kasing unang gawin ay ang maglampasan ng sahig. Maglilinis na ako, sir. Pwede na po ba magsimula? Nakangiti ang tanong ko pa dito. Kumunot naman ang noon nito dahilan para mawala ang ngiti ko. Ano na naman bang problema nito ni sir? How can you do your work with that freaking dress and heels? You're really unbelievable. Masungit ang tanong nito sa akin. Napakunot na ako dahil di ko naintindihan ang sinabi nito. Nagiging alien naman yata ito. Narinig ko pang pag-asik ito sa akin. Paano ka magtatrabaho ng ganyan ang suot mo? Tanong ulit nito sa akin na kinangiti ko. Mabuti na lang bumalik na sa pagiging tao. Madali lang sir. Ganito oh.
Masiglang sagot ko kay sir na agad nilihis pa itaas ang suot kong bestida at walang kahirap-hirap. Nabasa na lang sa malampak sa sahig para simulan ng paglampaso. What are you doing? And why are you just wearing panty inside your freaking dress? Gulat na reaksyon ni sir na kinatingin ko dito. Napansin kong halos hindi ito tumitingin sa akin at namumula na rin ang mga pisngin nito. Naguluhan akong bigla sa naging reaksyon nito. Panty? Cross your legs, woman? Ha? Innocent at naguguluhang tanong ko pa dito. Alien na naman kasi ito eh. Ano bang sinasabi nito? Huwag kang bumuka ka. The heck? Sigaw ni sir na kinataranta kong bigla. Napatingin ako sa mga hita ko at doon ko lang nalaman na nakalimutan ko pala magsuot ng maikling short bilang pandoble sa suot kong pangilalim. Napamulaga ako at agad tinikom ang mga hita ko. Naihagis ko rin kay sir ang hawak kong basandal sa sobrang gulat. Ang manyak mo sir, pinagnanasahan mo ko. Sigaw ko bago nagmamadaling tumayo at inayos ang suot kong bestida. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si sir. Nakita ko pang namol ulit ang mukha nito na napatingin ito sa parting ibaba ko. Namalo din ang pisngi ko dahil sa ginawa nito. Agad kong tinakpan ng aking kamay at parting ibaba ko. Ang manyak mo, sir. Nauutal pang saway ko kay sir. Sumama naman biglang tingin ito sa akin. What? Ako? Manyak? How about you? Nagpapakamanyak. Sirigaw sa tanong sa akin ni sir na kinamulagan ang mga mata ko. Hoy, hindi ah, sir. Depensa ko kagad sa sinabi nito. Napansin ko na umiti itong bigla at kinagulat ko. Tumayo na rin ako sa kinaupuan ito para maglakad paalis. Kaya pala pinapakita mo pa sa akin yung suot mong underwear na may nakasulat na Monday. Narinig ko pang wika ni sir sa kinamulagang muli ng mga mata ko at ikinapula ng aking pisngi. Ano daw? Pagkatapos na nangyaring kahiyan kanina, wala ko nagawa kundi isuot ang ibinigay sa akin damit pang katulong ni Sir Jordan. Ayoko namang maling maulit pang pamanyak nito sa akin. Ngayon ko lang nalaman na manyak palang amo ko. Mukhang ipapahamak ako ni Lola Magda. Napabuntong hininga na lamang ako sa naisip at ipinagpatuloy ang ginagawa kong pagtitimpla ng kape para sa amo ko. Hindi talaga bagay sa akin ang mga ganitong damit. Bulong ko sa sarili habang nakatingin sa damit pang katulong na suot ko ngayon. Pakiramdam ko nagmumukha akong matanda at para bang asikip-sikip nito kahit na maluwag naman talaga yon. Bumuntong hininga ako at pinaliwala ang pakiramdam. Pagkatapos ko magtimpla ng kape, agad akong pumunta sa kwarto ni Sir Jordan para ibigay ang mga tinimpla ko. Sir? Tawag ko pa rito nang kumatok ako sa pinto ng kwarto nito. Tuloy! Narinig ko namang sagot ito sa loob kaya binuksan ko ng pinto ng kwarto nito. Nakanda na rin ang ngiti na ibibigay ko dito. Hello sir, narito na pong iyong hiling. Masarap na kape na pampagising. Gawa na iyang gandang makatulong na malambing. Bungad ko kay sir. Natawa pa ako ng bahagya dahil sa naging banat ko. Nawala ang ngiti ko at napalitan niya ng pagsimangot dahil di mo lang ako pinansin ng amo ko. Hindi mo nang natinag ang paningin nito sa sinasabi nitong computer. Sayang lang ang ngiti ko. Ito na ang kape mo. Nakadabog na nilapag ko ang kape sa ibaba ng lamesa ni sir. Napatingin to sa akin ang masama. Ngumiti naman ako dito ng pagkatamis-tamis. May utos pa po kayo sa akin, sir? Halos mawala ang tinatanong ko kay sir. Wala na. Pwede ka nang lumabas. Sagot nito ang inalis ang tingin sa akin para ibalik ang paningin sa computer. Tuloy ang nawala ang ngiti ko. Suplado? Sige, sir. Sagot ko pa dito bago nagsimula maglakad palabas ng kwarto nito. Malapit na ako sa may pintuan na maisipan kong lingunin si sir. Nahuli ko pa itong sinusundan ako ng tingin. Nang mapansin itong nakatingin din ako dito, agad itong umiwas at binilig ang pansin sa ginagawa nito. Liim naman ako napairap. Nang makalabas ako sa kwarto ni sir, agad kong simula ng paglalampaso ng sahig. Hindi pa man ako natatagalan sa ginagawa ko, lumabas ako ng kwarto ni sir. Use this. Bunga dito sa akin. Napatingin ako dito at nakita kong hawak itong basahan. Ang kaiban lang noon may hawakan iyon. Napangiti ako bago lumapit dito para kunin ang inaabot ito sa akin. Salamat sir. Pasasalamat ko dito. Stop smiling. Wika pa nito pero hindi ko naman yon naintindihan. Pakiramdam ko naman magandang sinabi nito kaya napangiti akong lalo. Hard-headed. Dagdag dito at nalilikuran na ako para bumalik sa kwarto nito. Jordan's POV. Napabuntong hininga ako. Napasandal sa aking swivel chair pagkatapos kumabasa ang email ng aking secretary na si Miss Almera. Hindi ko mapigil ang humanga sa aking sarili na nagagawa akong pataasin ng sales ng JD Company.
JD Company is a business that produces perfumes. I really can't believe that customers will buy our products. And the most important thing that makes me happy is I make my mom proud of me. Napangiti ako. Sinimulan kong ayusin ang mga papeles na nasa ibabaw ng aking lamesa. Pagkatapos ay lumabas na ako ng aking kwarto para kumain ng tanghalian. Habang naglalakad papunta sa kusina, hindi ko maiwasang ilibot ang aking paningin sa paligid. Napansin kong malinis ang buong buhay pero hindi ko makita si Ollie. I want to call her OM because I cannot tolerate her. Olive, maganda. Napakanuto ako na mapansin kong lumampas na ako sa kusina na nasa tapat na ako ng CR. Napailing-iling ako. Tatalikod na sana ako para pumunta ng kusina nang matigilan naman akong bigla. Nakarinig kasi ako ng ingay mula sa CR. Lumapit ako sa CR at hinawakan ng doorknob. Napakanuto ako na mapansin ko na hindi nakalakang pinto. Tuloyan ko ng binuksan yon para alamin kung ano meron sa loob. Nagulat ako sa nabutan. What are you doing, woman? Gulat na reaksyon ko na makita ko. Sa loob ng bathtub si Ollie habang nakabrat panty lang at ilalaban ng mga gamit ko. Manya ka talaga, sir. Bastos! Gulat na reaksyon din Olivia na agad binato sa akin isa kong damit na nilalaban ito. Nagmamadali din tong naghagilap na matatakip sa dibdib nito. Hindi ko napigilan ng aking tawa nung makuha nito'y underwear ko. I think you are the pervert. Wika ko dito ang tinuro pang hawak itong underwear. Napamulaga ang mata nito na mapansin nito ang hawak. Agad ito yung tinapon sa kung saan dahilan para malantad sa harapan ko ang dibdib nito. Napalunok-laway ako. Agad kong kinuha ang tawa na nasa gilid ng pinto ng CR at inihagis yun dito para matakpan ang katawan nito. Don't show again your skin to me. Wika ako dito bago ito iniwan sa loob ng CR. Huminga ako ng malalim pagkatapos. Ano kaya ang mangyayari? Ngayon nagdagpo ang isang seryosong CEO at ang innocent at makulit na probinsyana. Si Olivia na kayo magpapatibok sa pihikang puso ni Jordan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.